Kabanata 13. Ang Utak, isang istasyon sa broadcasting at receiving para sa pag-iisip. Ang 12 hakbang patungo sa kayamanan. Mahigit 20 taon na ang nakalilipas, ang may akda, na nagtatrabaho kasabay ng yumaong si Dr. Alexander Graham Bell at Dr. M.R. Gates, na obserbahan na ang bawat utak ng tao ay parehong istasyon ng pagsasahim, papawid at pagtanggap para sa vibration ng pag-iisip. Sa pamamagitan ng daluyan ng ether, sa paraang katulad ng ginagamit ng prinsipyo ng pagsasahim papawid sa radyo, ang bawat utak ng tao ay may kakayahang kunin ang mga vibrations ng pag-iisip na inilalabas ng ibang mga utak. Kaugnay ng pahayag sa naunang talata, ihambing at isaalang-alang ang paglalarawan ng malikhaing imahinasyon, gaya ng nakabalangkas sa kabanata ng imahinasyon. Ang creative imagination ay ang receiving set ng utak na tumatanggap ng mga kaisipan na inilalabas ng utak ng iba. Ito ang ahensya ng komunikasyon sa pagitan ng kamalayan o pangangatwiran ng isang tao at ang apat na pinagmumulan kung saan maaaring tumanggap ang isang tao ng stimuli ng pag-iisip. Kapag pinasigla o tumaas sa isang mas mataas na rate ng vibration, ang isip ay nagiging mas receptive sa vibration ng iniisip na umaabot dito sa pamamagitan ng ether mula sa labas ng mga mapagkukunan. Ang prosesong ito ng pagtaas ay nagaganap sa pamamagitan ng mga positibong emosyon o ang mga negatibong emosyon. Sa pamamagitan ng mga emosyon, ang mga vibrations ng pag-iisip ay maaaring tumaas. Ang mga vibrations na napakataas na rate ay ang tanging vibrations na nakukuha at dinadala ng ether mula sa isang utak patungo sa isa pa. Ang pag-iisip ay enerhiya na naglalakbay sa napakataas na rate ng vibration. Ang pag-iisip na binago o itinaas ng alinman sa mga pangunahing emosyon ay nagba-vibrate sa mas mataas na bilis kaysa sa ordinaryong pag-iisip at ito ang uri ng pag-iisip na dumadaan mula sa isang utak patungo sa isa pa, sa pamamagitan ng makinarya na pagsasahim papawid ng iniisip ng tao. Ang sex ay nangunguna sa listahan ng mga emosyon ng tao, hanggat ang intensity at puwersang nagtutulak ay nakakabahala. Ang utak na pinasigla sa emosyon ng sex ay nagba-vibrate ng mas mabilis, kumpara sa kapag ang emosyon ay tahimik o wala. Ang resulta ng sex transmutation ay ang pagtaas ng rate ng vibration ng mga pag-iisip sa ganoong pitch, na ang creative imagination ay nagiging mataas na receptive sa mga ideya na nakukuha nito mula sa ether. Sa kabilang banda, kapag ang utak ay mabilis na nagba-vibrate, hindi lamang ito nakakaakit ng mga kaisipan at ideya na inilabas ng ibang mga utak sa pamamagitan ng medium ng ether, ngunit ito ay nagbibigay sa sariling pag-iisip ng mahalagang pakiramdam bago ang mga kaisipang iyon kukunin at aaksyonan ng subconscious mind ng isang tao. Kaya makikita mo na ang prinsipyo ng pagsasahim papawid ay ang salik kung saan pinaghalo mo ang damdamin o emosyon sa iyong mga iniisip at ipapadala ito sa iyong subconscious mind. Ang subconscious mind ay ang sending station ng utak kung saan ipinapalabas ang mga vibrations ng pag-iisip. Ang creative imagination ay ang receiving set kung saan ang mga vibrations ng pag-iisip ay kinuha mula sa ether. Kasama ang mahalagang salik ng subconscious mind at ang faculty ng creative imagination na bumubuo sa pagpapadala at pagtanggap ng mga set ng iyong mental broadcasting machinery, isaalang-alang ngayon ang prinsipyo ng auto-suggestion ng bahagya na kung saan maaari mong ilagay at patakbuhin ang iyong pagsasahim papawid na istasyon. Sa pamamagitan ng mga tagubilin na inilarawan sa kabanata tungkol sa automatikong pagmumungkahi, tiyak na malalaman mo ang paraan kung saan ang pagnanais ay maaaring mailipat sa katumbas nitong halaga. Ang pagpapatakbo ng iyong mental na broadcasting na istasyon ay isang medyo simpleng pamamaraan. Mayroon kang 3 prinsipyo na dapat tandaan at ilapat kapag nais mong gamitin ang iyong istasyon ng pagsasahim papawid, ang subconscious mind, creative imagination, at auto-suggestion. Ang stimuli kung saan mo inilalagay ang 3 prinsipyong ito sa pagkilos ay inilarawan ang pamamaraan ay nagsisimula sa pagnanais. Ang pinakadakilang puwersa ay ang intangible o hindi nahahawakan. Ang depresyon ay nagdala sa mundo sa mismong hangganan na linya ng pag-unawa sa mga puwersang hindi nahahawakan at hindi nakikita.
Sa nakalipas na mga panahon, ang tao ay labis na umaasa sa kanyang pisikal na mga pandama, at nililimitahan ang kanyang kaalaman sa pisikal na mga bagay na kanyang nakikita, nahahawakan, natitimbang, at nasusukat. Tayo ay pumapasok na ngayon sa pinakakahanga-hanga sa lahat ng taon, isang kapanahunan na magtuturo sa atin ng isang bagay tungkol sa hindi nakikitang mga puwersa ng mundo tungkol sa atin. Marahil ay matututunan natin, sa pagdaan natin sa panahong ito, na ang ibang katauhan natin, ay mas makapangyarihan kaysa sa pisikal na sarili na nakikita natin kapag tumitingin tayo sa salamin. Minsan ang mga tao ay nagsasalita ng basta-basta tungkol sa mga bagay na hindi nila nakikita, sa pamamagitan ng alinman sa kanilang limang pandama, at kapag naririnig natin ang mga ito, dapat itong ipaalala sa atin na lahat tayo ay kinokontrol ng mga puwersa na hindi nahahawakan at hindi nakikita. Ang buong sangkatauhan ay walang kapangyarihang makayanan o kontrolin ng hindi nakikitang puwersa na nakabalot sa mga alon ng karagatan. Ang tao ay walang kapasidad na maunawaan ang hindi nahahawakan na puwersa ng gravity na nagpapanatili sa maliit na lupang ito na nakabitin sa hangin at pinipigilan ang tao na mahulog mula rito, lalo na ang kapangyarihang kontrolin ang puwersang iyon. Ang tao ay ganap na sumusunod sa hindi nahahawakan na puwersa na dulot ng isang bagyo o kulog, at siya ay walang magawa sa presensya ng hindi nahahawakan na puwersa ng elektrisidad. Hindi niya alam kung ano ang elektrisidad, saan ito nanggaling, o kung ano ang layunin. Hindi sa ganito at sa anumang paraan ang katapusan ng kamangmangan ng tao na may kaugnayan sa mga bagay na hindi nahahawakan at hindi nakikita. Hindi niya nauunawaan ang hindi nahahawakan na puwersa at katalinuhan na nakabalot sa lupa ng mundo, ang puwersa na nagbibigay sa kanya ng bawat subo ng pagkain na kanyang kinakain, bawat damit na isinusuot niya, bawat dolyar na dinadala niya sa kanyang mga bulsa. Ang dramatikong kwento ng utak. Last but not least, ang tao kasama ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki na kultura at edukasyon, ay nakakaintindi ng kaunti o walang kaalaman sa hindi nahahawakan na puwersa, ang pinakadakila sa lahat ng hindi nahahawakan ng pag-iisip. Kaunti lang ang alam niya tungkol sa pisikal na utak, at ang malawak na network ng masalimuot na makinarya kung saan ang kapangyarihan ng pag-iisip ay isinalin sa material na katumbas nito, ngunit siya ngayon ay pumapasok sa isang kapanahunan na magbubunga ng kaliwanagan sa paksa. Sinimulan na ng mga tao sa agham na ibaling ang kanilang atensyon sa pag-aaral ng kamanghamanghang bagay na ito, na tinatawag na utak, at habang sila ay nasa yugtupan ng kindergarten ng kanilang pag-aaral, natuklasan nila ang sapat na kaalaman upang malaman na ang sentral na switchboard ng utak ng tao. Ang bilang ng mga linya na nag-uugnay sa mga selula ng utak sa isa't isa, ay katumbas ng isang figure, na sinusundan ng 15 milyong cipher. Ang figure ay kamanghamangha, ang sabi ni Dr. C. Judson Herrick, ng Universidad ng Chicago, na ang mga astronomical figure na tumatalakay sa daan-daang milyong light years, ay nagiging hindi gaanong mahalaga kung ihahambing. Natukoy na mayroong mula 10 bilyon hanggang 14 na bilyong nerve cells sa cerebral cortex ng tao, at alam natin na ang mga ito ay nakaayos sa tiyak na mga pattern. Ang mga kaayusan na ito ay hindi basta-basta, sila ay nakaayos ng eksakto. Ang mga kamakailang binuong pamamaraan ng electrophysiology ay kumukuha ng mga agos ng aksyon mula sa mga cell na napakatumpak na matatagpuan, o mga hibla na may mga microelectrodes, pinalalakas ang mga ito gamit ang mga radio tube, at itinatala ang mga potensyal na pagkakaiba sa 1,000,000 ng 1 volt. Hindi maisip na ang gayong network ng masalimuot na makinarya ay dapat na umiiral para sa tanging layunin ng pagsasagawa ng mga pisikal na pag-andar na nauugnay sa paglaki at pagpapanatili ng pisikal na katawan. Hindi ba malamang na ang parehong sistema, na nagbibigay sa bilyon-bilyong selula ng utak ng media para sa komunikasyon sa isa't isa, ay naglalaan din ng paraan ng komunikasyon sa iba pang hindi nahahawakan na puwersa? Matapos maisulat ang aklat na ito, bago mapunta ang manuscript sa publisher, may lumabas sa New York Times, isang editorial na nagpapakita na kahit isang mahusay na universidad, at isang matalinong investigador sa larangan ng mental phenomena, ay nagsasagawa ng isang organisadong pananaliksik kung saan ang mga conclusion ay naabot na paralel ng marami sa mga inilarawan dito at sa susunod na kabanata.
Sa madaling sabi, sinuri ng editorial ang gawaing isinagawa ni Dr. Ryan at ng kanyang mga kasama sa Duke University. Ano ang telepathy? Isang buwan na ang nakalilipas ay binanggit namin sa pahinang ito ang ilan sa mga kahangahangang resulta na nakamit ni Professor Ryan at ng kanyang mga kasama sa Duke University mula sa mahigit 100,000 pagsubok upang matukoy ang pagkakaroon ng telepathy at clairvoyance. Ang mga resultang ito ay buod sa unang dalawang artikulo sa Harper's Magazine. Sa pangalawa na lumitaw na ngayon, ang may akda, si Wright, ay sumusubok na ibuod kung ano ang natutunan o kung ano ang tila makatwirang ipahiwatig tungkol sa eksaktong katangian ng mga extrasensory na mga mode ng pangunawa. Ang aktwal na pagkakaroon ng telepathy at clairvoyance ngayon ay tila sa ilang mga siyentipiko ay napakalaking posibilidad bilang resulta ng mga eksperimento ni Ryan. Hiniling sa iba't ibang mga percipient na pangalanan ang pinakamaraming card sa isang espesyal na pakete hanggat kaya nila, nang hindi tinitingnan ang mga ito at walang ibang sensory access sa kanila. Halos 1 puntos ng mga kalalakihan at kababaihan ang natuklasan na maaaring regular na pangalanan ang napakaraming mga card ng tama, ni wala man lang isang pagkakataon sa milyon-milyon na ginawa nila ang kanilang napagtagumpayan sa pamamagitan ng swerte o aksidente. Ngunit paano nila nagawa ang mga ito? Ang mga kapangyarihang ito, sa pag-aakalang umiiral ang mga ito, ay tila walang pandama. Walang kilalang organ para sa kanila. Ang mga eksperimento ay gumana ng maayos sa mga distansyang 100,000 milya gaya ng ginawa nila sa parehong silid. Ang mga katutuhanang ito ay nagtatapon din, sa opinyon ni Mr. Wright, ng pagtatangkang ipaliwanag ang telepathy o clairvoyance sa pamamagitan ng anumang pisikal na teorya ng radiation. Ang lahat ng mga kilalang anyo ng nagniningning na enerhiya ay bumababa ng nakabaligtad habang dumadaloy sa distansya ng parisukat, subalit ang telepathy at clairvoyance ay hindi. Ngunit nag-iiba-iba ang mga ito sa pamamagitan ng pisikal na mga dahilan tulad ng ginagawa ng iba nating kapangyarihan sa pag-iisip. Taliwas sa laganap na opinyon, hindi sila bumubuti kapag ang percipient ay natutulog, ngunit kabaligtaran, kapag siya ay gising at alerto. Natuklasan ni Ryan na ang isang narcotic ay palaging magpapababa ng puntos ng isang percipient, habang ang isang stimulant ay palaging magpapadala nito ng mas mataas. Ang pinakamaaasahang tagapalabas ay tila hindi makakagawa ng magandang marka maliban kung sinusubukan niyang gawin ang kanyang makakaya. Ang isang conclusion na nakuha ni Wright ng may kaunting kumpiyansa ay ang telepathy at clairvoyance ay talagang iisa at parehong regalo. Ibig sabihin, ang faculty na nakikita ang isang card na nakaharap sa isang mesa ay tila kapareho ng isa na nagbabasa ng isang kaisipang nasa ibang isipan lamang. Mayroong ilang mga batayan para paniwalaan ito. Sa ngayon, halimbawa, ang dalawang regalo ay natagpuan sa bawat tao na nasisiyahan sa alinman sa mga ito. Sa bawat isa sa ngayon ang dalawa ay may pantay na lakas, halos eksakto. Ang mga screen, dingding, distansya, ay walang epekto sa alinman. Si Wright ay sumulong mula sa konklusyong ito upang ipahayag ang kanyang inilalagay na hindi hihigit sa 1 kutob na ang iba pang mga extrasensory na karanasan, mga panaginip ng propeta, mga premonition ng sakuna, at mga katulad nito, ay maaari ding patunayan na bahagi ng parehong kakayahan. Hindi hinihiling sa mambabasa na tanggapin ang alinman sa mga konklusyong ito, maliban kung napag-alaman niyang kailangan ito, ngunit ang ebidensya na naipon ni Ryan ay dapat manatiling kahanga-hanga. Dahil sa anunsyo ni Dr. Ryan na may kaugnayan sa mga kondisyon kung saan ang isip ay tumutugon sa tinatawag niyang mga extrasensory modes of perception. Pakiramdam ko ngayon ay may pribilehiyo akong magdagdag sa kanyang pagpapatutuo sa pamamagitan ng pagsasabi na natuklasan namin ng aking mga kasama kung ano ang aming pinaniniwalaan, upang maging perpektong mga kondisyon kung saan ang isip ay maaaring pasiglahin upang ang 6 na kahulugan na inilarawan sa susunod na kabanata, ay maaaring gumana sa praktikal na paraan. Ang mga kondisyon na tinutukoy ko ay binubuo ng isang malapit na pakikipag-alyansa sa pagitan ng aking sarili at ng 2 miyembro ng aking mga tauhan. Sa pamamagitan ng eksperimento at pagsasanay, natuklasan namin kung paano pasiglahin ang aming mga isipan,
sa pamamagitan ng paggamit ng prinsipyong ginamit kaugnay ng mga hindi nakikitang tagapayo na inilarawan sa susunod na kabanata upang magawa namin, sa pamamagitan ng proseso ng pagsasama-sama ng aming tatlong isipan sa iisa, hanapin ang solusyon sa iba't ibang personal na problema na isinumite ng aking mga kliyente. Ang pamamaraan ay napakasimple. Umupo kami sa isang conference table, malinaw na sinasabi ang likas na katangian ng problema na aming pinag-iisipan, pagkatapos ay simulan ang pagtalakay nito. Ang bawat isa ay nag-aambag ng anumang mga pag-iisip na maaaring mangyari. Ang kakaiba sa pamamaraang ito ng pagpapasigla ng pag-iisip ay ang paglalagay ng bawat kalahok sa pakikipag-usap sa mga hindi kilalang pinagmumulan ng kaalaman na tiyak sa labas ng kanyang sariling karanasan. Kung naiintindihan mo ang prinsipyong inilarawan sa kabanata sa Mastermind, siyempre nakikilala mo ang roundtable procedure na inilarawan dito bilang isang praktikal na aplikasyon ng Mastermind. Ang pamamaraang ito ng pagpapasigla ng isip, sa pamamagitan ng maayos na talakayan ng mga tiyak na paksa, sa pagitan ng tatlong tao, ay naglalarawan ng pinakasimple at pinakapraktikal na paggamit ng Mastermind. Sa pamamagitan ng pagpapatibay at pagsunod sa isang katulad na plano, maaaring magkaroon ng sinumang mag-aaral ng pilosopiyang ito ng sikat na formula ng Carnegie na inilarawan sa introduction. Kung wala itong ibig sabihin sa iyo sa oras na ito, markahan ang pahinang ito at basahin itong muli pagkatapos mong tapusin ang huling kabanata. Ang depression ay isang blessing in disguise. Binabawasan nito ang buong mundo sa isang bagong panimulang punto na nagbibigay sa bawat isa ng bagong pagkakataon. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo, maaari po lamang na pindutin ang like at subscribe button at ang notification bell upang lagi kayong updated. At magpatuloy pa tayo sa ating pag-upload.